ready na. So, parang siguro yun isa sa mga bagay na gusto kong mag-try. Thank you so much. Alright, next. Papasa na lang muna ang microphone sa next na magtatanong. Peaks. Truth kay Direk Joel anong nalibago ka ba during mainstream film? Ano yung experience mo sa paggawa ng mainstream film compared sa paggawa ng indie? Hindi ko kakita ako ngayon sa set. Ngayon kasi, before kasi, magawa ka ng well, mostly indies or magawa ka ng mga series, I get to decide everything. So, yung brainstorming, halos walang brainstorming eh. Tapos, naglalabas ka ng material, ito yung gusto ko lalabas. For now, we have to consider everything. Especially now, I'm working with writers. Tapos, syempre, the branding of the humor, di ba? Ngayon, parang, hindi na siya parang para sa akin lang eh, di ba? Ito, parang gumagawa ko ng pelikula ngayon, not just for myself. Pero ito yung gusto ko talaga ibahagi sa mga tao. And you know, knowing that it's a mainstream film, mas marami yung audience mo. So, it's more of a film for the audience talaga. More than kung ano yung, para hindi siya sa akin lang. So, para hindi siya selfish film. It's kind of a film, it's selfless. Film. It's not a film that gusto mo ipahagi talaga sa mga tao. And, nung tinanggap yung project na alam naman na sila na huwi and wrong yung mag-ibig. Yes. And ano yung na-pressure ba ba na nervous na mga big stars yung didirect mo at this time? Okay, minutes. What 10 minutes? Ako sa elevator. Yung highest paid at sa buong mundo.
Yaki moment ko na to. Ay naku, oh my gosh. Ano, si Cristiano Ronaldo? Ah, football player. Yes. Wala lang. Iba yung, ano niya, disiplina niya. And napaka-admirable for me. Yun. Alright. Ako yung nanay ni Bea niya. Kasi friend ko siya. Hindi, ayaw niya lang si nanay ni Bea. Hindi, ako gusto ko si Wonder Woman. Dahil hindi lang sa ganda at sexy niya, kundi mismo yung dating ng actor, si Wonder Woman. Kasi lagi sa nangyong si Annie, eh, hindi na rin si Wonder Woman. Ating natin yung bayani. Tapos ko na! Si Zoe ko! Gusto ko po, ano, papagawin ko po sa akin, bukod ko sa nangyong ko. Gusto ko po maging si Mother Lily. Kasi po, no, siya yung director ng Black Swan and Requiem for a Dream. So these films talaga bothered me. They really bothered me. And so parang, I wanna know what goes on in their minds. So, yung mga ganong klaseng director. So, yeah. And gusto ko, switch ko na ng Black Swan. Bigyan ko na ng kulay ng life. Joke lang. Baka sobrang mga kulay ng life. Kaya ganun yung imagination. Okay, last question. For Bong and Bayani, kasi sila yung talagang comedian sa bunch nito. What makes, ano sa palagay niyo yung mga katangian na meron ng isang talagang magaling na comedian? Para siya yung makukuna o ma-notice ng public na talagang, uy, comedian talaga ito. Yeah. Alam mo na isip-isip ko yung time na nandito na ako kung nasa na ako. Mahirap pala maging komedyante. Kaya nalulungkot ako dahil marami ang kasamaan na kami ni Parang Bayani na kumbaga sa pagiging komedyante, nagdrama na rin sila. Kasi dahil ang tao parang kailangan lagi umibago. Lagi ka dapat pag-iisip, hindi ka nakatapos kung ano yung natutunan mo. Para lagi ka nag-aaral, pumapasok sa school para may bago kang matutunan. Para meron pang mga ihain sa mga manlolo at agahan. Kasi, hindi tulad kasi sa, hindi naman inaano ko ah, pag nagdadrama kasi, alam natin ano yung hugot eh. Kung saan mo pwedeng dalhin pag nagdadrama ka, alam mo yung hugot, saan mo atakihin yung pag nagdadrama ka. Ang comedy, iba-iba. Iba-iba ang panlasa, kung paano mo mapatawa, sa kanilang corny, pero sa kanilang habi. Diba? Sa kanilang habi, sa iyo pala corny. So, ang hirap. Siguro, kami ni Pamela Bayani, nagustuhan ko lang, mula nang makasabay ko si Bayan, nakasama ko siya, mula nang namalakay din natin. Basta matagal ko kami kasama yung Bayan Bayan. Hanggang ngayon, parang nag-aaral pa rin na kailangan meron pag-research kami, kung anong bago nakakatawa, anong magandang character. Kaya ako, sa wala na pinagawa kong pinigod, ang gusto ko may character. Kasi kung hindi ko mabigay sa mga punchline na siguro sa salita, dadaanan ko po sa acting or sa character. Kaya po, kung gagawa ko ng piligan lang, gusto ko talaga, ayoko parang ordinaryong tao. Gusto ko meron akong isang character na i-build up or meron akong kine-create na bagong character para mas makasaya ko pa ating mga manonood. Kaya parang hindi lang ako yun. Tama po si Ito. Hindi po, ito yung sinabi na talagang dapat tag-aaral. Ako naman po, kasi kahit nasa likod o harap ng kagal na talagang gusto kong papasaya ng tao. Kasi malungkot yung naging story ng buhay namin nung bata pa kami na sa maging artista ako. Ever since
sarili ko, napapatawa nanay ko, napapatawa ang lahat ng tao. Kasi minsan, sarili ko, pinapatawa ko na eh. Kaya minsan, hanggang sinusuri ko na rin ang sarili ko kung okay pa ako. Kasi kahit sa harap ng salamin, na pinapatawa ko yung sarili ko, pati mga anak ko, gusto ko mapatawa. Pero tama si paano mo, kasi iba naman yung pagpapatawa na walang camera, sa may camera. Dapat magtrabaho na, dapat mag-aral na. Lalo na ngayon, millennials na dapat alam mo kung ano yung gusto ng mga kapataan ngayon, dapat alam mo yung kung ano gusto ng mga taong dati, yung mga gusto ng magugustuhan ng mga bata sa mga susunod na panahon. Lahat dapat inaaral mo. Isa sa mga pag-aaral na ginagawa ko, nanonood ako ng mga movies, tumatambay ako sa kanto, ay pag-mingle ako sa mga writers, at writer rin yung tao. Lahat, sinu-ups. Ngayon, ano eh, ang pang-trabaho ng artista, lalo na kumigyan, dapat in-observer eh. Dapat talaga lahat, pero kilos ng tao. Minsan nga, pag nasa abroad ako, akit ka naman sa taas ng building, kasi tingnan ko yung mga tao sa baba, kung paano sila tumala, kung paano sila kuminos. Tapos nag-iing pwede na ako, kaya nga po, dagat-dagat lang, naawa po ko sa mga kapwa namin ng Bijali. Kasi para po ngayon, masyari lang ako, konti na lang ang trabaho po namin. Honestly po, kung wala po ko sa showtime, hindi ko po alam kung ano po ang pinagkakataon ko. Huwag na mga maawin sa pagkakataon. Kung ano po ang trabaho ko ngayon. Kasi nawala po ang mga sitcom, nawala po ang gag show. So, hindi po tuloy siya tulad ng dati. No? Panahon namin nila, parang mayroon na. Ang dami namin pwede i-guest. Kung mag-i-guest kami kung saan-saan. Siguro, hindi po ako malagayo. Hindi po ako makapag-show sa pagkabansa o sa ibang lugar sa Pilipinas. Kumbaga, yun po ang naalam ko eh. Kaya po, ang dami mga komedyante na pinapasok na po ako ng drama para lang po meron kami na ipapatawin sa araw-araw na pagkain o pag-gastos. Ayun po. Di po, yung mga tatong niya kasi hindi ko nasasagot. Ang sekreto ng papapatawa, dapat lahat ng mamumutawi at sa bibig mo nagkagaling sa puso. Kasi ang comedy nagsisimula niya sa puso. Ano ba? Hindi na naging lang yung idea. Pero po, next question. Sino ba? Tatanong? Si Albert. For everyone, since you're doing a comedy film, ano yung favorite or yung movie na napanood niya na comedy and your favorite comedy actor or actress, local or home? Can you get that one to start? Bayan yung led. Ako, ano, 52 States. Kaya ano sa nito. Sobrang lalo sa stop of it. Sobrang sobrang. Yan. Terry Crews, yung ano, black American na komedyante, lalaki. Sobrang solid niya. Ako natuwa ko pa kayo po yung gumanap sa Mr. Suave na yung mga yung sale. Woo! Ay, I'm so sorry, nalabas ako. Hindi, idol ko muna nga si Jim Carrey. Si Ace Ventura, yun po ang dahilan kung bakit po ako nakapag pumasok sa pagiging comedian dahil sobrang lakas po na yung laway siya sa akin. So lahat po ng pelikula ng Jim Carrey na lang pinanonood ko po. Kaya pinasalam po kung daw ako ng Jim Carrey ng Pilipinas kaya tinawag ko ng Chico Carrey. So, kamali, nasa pulong. So, doon ko po ako nakapasok sa ABS-CBN. Pinag-audition ko kanina ni Chico dahil ang kita niya ako yung makulit sa huwag ka nga nanay mo kaya kayo na gusto mo ka na huwag ka nanay mo. Mami mo, friend mo pala. And so, nangyayari po yun, mag-audition po ako super lucky. Kaya ako po nakilala si Pahing Pera. Doon po nag-start ang lahat. Hanggang sa, mahilig po talaga akong manood ng mga comedy film. Hanggang si Rob Snyder, tsaka si Adam Sandler. Yan po yung mga pinanood ko, mga pelikula. Kaya nga po ako, ito po, itong mukhang lang ito siya muna pasok kaya dahil po kay Rob Snyder. Tsaka si Ben Stiller yun po.
tsaka si Bayani Rabayani. Hindi, ito totoo ka rin. Bilip po ako sa taong yan dahil siya po, totoo po yung sabi niya. Yun, may palimbalik ko. So, kasi yung, ang dami po kasi yan ginagawang pagpapatawa, hindi lang sa screen. Kahit off-cam po din po yan. Kahit kung sino ang kinakausap niya, kaya napapasaya kami. Sa totoo lang po, itong pelikula, ilang beses po kami magkasama, hindi parin ba yan? Siguro pa ito pang apat na tamang ito, pangatlo? Oh, sige. Pangatlo. Tinawagan ko po siya. Sabi ko po sa kanya, parang meron ngayon ng mga proyekto na binigyan tayo ng huling na pagkakataon ng SMP na. Pwede pa kita maisama doon kasi nag-miss na kita at gusto ko sa pinigong ng toy na isama ko yung tayo. Natutuwa ko parang Bayani dahil si parang Bayani ay inagdalawang isip sa isa. Parang busy ako. Kung busy nga rin na parang gagawin ko yan kasi mahal kita at susutuwa ko. Kaya si parang Bayani, mahal na kami kasi hindi nagbago yun. Kung kaya lang ko siya naman na kayo. Love you. Ako, marami ako na panood ng movies na comedy that I really, really like. But there's one show, TV show, that I am obsessed with, and it's Friends. So, it's like the best. Sorry, it's the best. Pero parang it's like... Ang hirap na rin ang karakter nila. Friends talaga. As in, may time, may siguro pag-isip ko sa umaga, yun, actually, tinutulungan ko yung film nag-play sa background kasi parang all of them together, it's just like the perfect chemistry. So, I think for me, Friends talaga. I can't pick a favorite character kasi it's so hard. Ang favorite ko sila lahat all together. Yes. Picture ako ko na, Joey.
ako po, shoutout sa Akar, saka ako po sa ito. Bravo. Sobrang solid po yung team at saka actor, director, visionary writer. Tapos, kahit yung mga pelikula niya, hindi naman natin naiintindihan talaga. Kasi foreign language siya. So kahit hindi ka masayang yung subtitles, natatawa ka una sa physical humor. And then pag may mga visual cues siya na ano yun, parang nagigets ko kagad yung usapan nila kahit minsan lang madalas na pag... Alright, maraming salamat. Next question. Sino pa ito? Chumanes? Chicanes? Chumanes! Ayun, question for Bong and Lobby. First for Bong, since nag-switch kayo dito ng role ni Lobby, and we all know na kapag si Lobby, sexy talaga. So, gaano ka sexy si Bong na ba sa pinigala ko? Hindi nga eh, yun pa pala, buti tatanong natin. Dito mahirap kasi maraming sinosor si Lobby na hindi mo kaya sorry. Talaga naman, kasi ang sexy talaga ni Lobby eh. Kumbaga, yung kaseksihan ko pambano lang yan eh. Pero kailangan ko natang ilabas dito para masabing nagkapalit kami talaga ng na character eh. Pero sabi ko sa mga anak ko, trabaho ko ito, ha? Ayun, eh, may mga ginawa ko na kailangan gawin nga dahil nga sobrang sexy siya. So may two-piece scene din ba dito sa movie? Why? Wala. Hindi ako mabon dun eh. Kasi dapat yun, pero kaya lang, mas maganda kasi kung asahan niya yun. Kasi alam naman natin, sa mga boys natin na humahanga sa kanya, lalo na ba sa girls na humahanga sa kanyang fitness sa ganda ng katawan, eh kailangan makita yun. Pag ako nakita ng mga ganun, eh baka hindi tayo pang PIN. Hindi tayo pang GP. Oo. So, nagkaroon ba kayo parang bonding moments together para aralin yung galaw ni Toby? Opo, dito rin po sa bahay ni mother na hindi alam kung kanino galing na yung bahay ng tulang. At dito po kami nag-bonding. Hindi lang po kasi kami ni Lobby. Actually, kasama lahat. Kasama ang buong cast. Kasi marami po dito first time na po nakatrabaho. Kaya kinakailangan din namin ang bonding. And then para mapag-aralan po ano yung mga galaw ni Lobby. O, kasi yung first namin ginawang pelikula, ang galaw ni Lobby nakagalala lang. Kaya hindi ko po magaya ko siya. Kasi hindi kami nag-uusap nung unang pelikula namin. Kasi medyo... So at least ngayon po, ngayon nagkakilala lang kami. Medyo malalim na po ang pinagsamahan. Okay, thank you, Bong. For Lobby naman, since you're going to play a male role, ano yung pinakamahirap na scene doon bilang lalaki? Basketball. Yung basketball, mahirap. Mahirap yung basketball. So before kami nag-shooting, nag-aral ako mag-dribble, mag-shoot. Ilang sessions. After nun, yun, hindi pa din magaling. Hindi pa rin magaling. Ano pa ba? Siguro yun ang isa technically, kasi very physical. But I think yung mga scenes ko na kailangan makikita ko na meron na akong thing ng babae. So yun, yun yung for me yung mga mahihirap. Ano yung favorite scene mo as a male doon sa movie? Favorite scene ko, ano ba? I think... Kumain. Grabe. Pinalaman po nila kami dito. Ako dito. Laman lalaki talaga. Kasi like, talagang may dalawa siya. Ano yun Caldero. Yung pangsinain? So it's like you guys have to watch out for that scene. This is something that happened to us. So yeah, mga dami niya.
Thank you. Ano mo lang, may kissing syndicate dito. Oh, wait for it. Oh, diba? The most romantic. As. The most romantic ba? As po, and as lobby. Ano? Oh, no. Oh, pero hindi po gano'n ang ano. Oh, hindi gano'n sa Sisling Tori. Sisling Tori. Sisling. At it's the same thing. So, after the second thing, girl role, gusto mo maging mabahe po? Mahirap po maging mabahe. Sobrang mahirap po. Kaya, maswerte po kami mga lalaki at kami po'y naging mga lalaki. I'm sure yung mga babae ko magpipiliin sila. Memes! Kasi ang babae kasi yung memes na lalaki na ito. Kasi ayun po eh. Ang kaya po mahirap maging babae kasi yun nga po, nagka-memes, nanganak, tapos sila pa yung lagi na iiwan sa bahay, mag-shave. Sabi ni Dio, mag-shave siya. Pero mahirap maging nanay. Mahirap po maging nanay. How about you, Lobby? Gusto mo maging lalaki? Gusto ko. But minsan naiisip ko, masaya din maging babae because we get to dress up, madami kaming choices, nakaka-heels kami kahit masakit, nakakatangkat. So, how about Dion? Ikaw, yes? Dion? So, ano kasi ako eh, very hassle-free, kaya po ako nagpa-undercut kasi ayaw ko ng asayin sa shampoo or nagsusupply. So, nakasashino na. Uy, mahal. 6.50 na ngayon, guys. Ano? What is? So, okay, may malayin mo. Okay lang yung parang. Yes, it's interesting to me. If ever I'd be given a chance to be a guy one day, I would take it. Kasi wala. Yun nga, sobrang hassle free. About Tiana? Tiana, girl na girl? Siguro ano, feeling ko kasi yung maging lalaki. Kasi nga parang yun nga, parang relax ka lang. Parang yung last time sa press kami, parang relax ka ng araw ng lagi. Pero hindi ka tulad pag babae ka, kailangan nga nakakaayos, nag-makeup, ganyan. Pero hindi bigyan nila ako ng chance. Mas gusto ko pa rin maging babae kasi wala, parang ang saya. Masaya ako. Wala ako kung hindi babae. Pasimana, sabi ang mata.